Hello classmates! Ready na ba kayo matuto? Tara! I'm Kuya Kero. Welcome to our MathSci Hub! Paki-like and subscribe ang aking channel and hit the notification bell para mag-updated sa susunod ko pang video. Ngayon ay sabay-sabay natin pag-aralan ang addition and subtraction of integers. Ano nga ba ang integer? Ito ay mga number na buo na maaaring positive, zero, o negative. Halimbawa, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, at negative 5. Ang mga ito ay walang decimal point at hindi fraction. Saan ba ito magagamit? Magagamit ito sa pagkuha ng temperatura, pagsukat sa elevation, pagtupay sa direction, sa kikat, lugi, at sa ipon at utang at marami pang iba. Kuha na kayo ng lapis at papel at sabayan niyo ako. Dapat narunong tayo ng simple addition at subtraction. Ito ang basics sa addition at subtraction of integers. Tama ba ang sagot niyo? Kung tama, handa na tayo sa ating topic. Rule number 1. Kapag pareho ang sign, kopyahin ang sign at pagsamahin ang value ng dalawang number. Positive 8 plus positive 3 equals positive 11. Positive ang sign ng 11 dahil parehong positive ang 8 at 3. Negative 8 plus negative 9 equals negative 17. Negative ang sign ng 17 dahil parehong negative ang 8 at 9. Rule number 2. Kapag magkaiba ang sign ng number, subtraction ang gagawing operation at gamitin ang sign ng number na may mataas na value. Halimbawa, negative 8 plus 5 equals negative 3. Negative ang sign ng 3 dahil mas mataas ang 8 kaysa sa 5. 8 plus negative 9 equals negative 1. Naging negative ang 1 dahil mas mataas ang number ng 9 isa sa 8. Rule number 3. Sa subtraction of integers, gagamitin ang additive inverse sa subtrahend. Sa 8 minus 5, ang subtrahend ay positive 5. Palitan ito ng negative 5. Positive 8 at minus 5 ay positive 3. Dahil magkaiba ang sign, nag-minus tayo. Ginamit natin ang positive dahil mas malaki ang 8 kaysa sa 5. Sa subtraction of unlike sign, gagamitin muli ang additive inverse. Sa negative 8 at positive 5, palitan ang sign ng positive 5. Kaya, magiging negative 5 na ito. Dahil pareho ng sign, pagsamahin ang value ng dalawang number. Ang sagot ay negative 13 at kopyahin ang sign. Subukan nyo nga na sagutin ito.
negative 5 plus 9 equals positive 4. Positive 6 plus negative 7 equals negative 1. Negative 8 minus positive 6. Dahil ito ay subtraction, gagamitin natin ang additive inverse. Ito ay magiging negative 8 plus negative 6. Negative ang sign ng 14 dahil magkaparehas ang sign ng 8 at 6. Dahil ito ay subtraction, gagamitin natin ang additive inverse. Kaya, ang negative 3 ay magiging positive 3. 9 plus 3 equals 12. Positive ang sign ng 12 dahil parehong positive ang sign ng 9 at 3. Tama ba ang inyong sagot? Very good. Ngayon, masasabi mo na marunong ka na dahil nakuha mo ang tamang sagot. Sa iba, practice lang. Magagawa mo rin yan. Bilang hamon, sagutin mo nga ito. Negative 28 plus positive 47. I-post ang inyong sagot sa comment section. Pipili tayo next week ng unang lima makakatama. Kung hindi pa nakasubscribe, click like and subscribe button. Next topic natin ay multiplication and division of integers. Samahan niyo ulit ako. Bye-bye!